Mas mababang tarifa sa bigas ang isa sa planong tugon ng gobyerno para mapababa ang presyo nito sa merkado. Ang target hanggang 29 pesos kada kilo ng bigas para sa mga mahihirap. Saksi si Ivan Mayrina. Rice is life, pero maraming napapaatras sa Anli Rice. Ngayon naglalaro sa 49 hanggang 66 pesos kada kilo ng bigas batay sa monitoring ng Agriculture Department. Kaya para mapababa ang presyo nito, ibababa ang taripa ng imported rice. Batay sa napagkasunduan ni Pangulong Marcos at ng National Economic and Development Authority Board, mula 35% gagawin itong 15%. Ang target ng NEDA Board dito, hanggang 29 pesos kada kilo para sa mga mahihirap tulad ng mga 4-piece beneficiary. Maglulunsad din ang rice subsidy para sa kanila. Sa Hulyo o Agosto ay naasahang mararamdaman ang pagbaba ng presyo sa merkado. We are at least aiming for, the Department of Agriculture is aiming for a reduction of 29 pesos per kilo, at least for the poor, because we will complement this tariff reduction with direct subsidies to the poor and vulnerable. Kapag binabaan ang taripa sa imported na bigas, mababawasan ang koleksyon para sa Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF na pondong para sa mga magsasaka. Pero hindi naman daw pababayaan ang mga programa para sa pag-angat ng produksyon ng mga magsasaka. Bilang tugon naman sa mataas na presyo ng kuryente, binawasan din ang taripa sa coal na ginagamit sa marami sa mga power plant sa bansa. Ito'y habang patuloy ang pagsusulong ng pamahalaan sa paggamit ng renewable energy sa mga susunod na taon. Tariff reduction on coal will help ensure its availability at reasonable prices, thus supporting more stable electricity prices and supply in the country. Given our present energy constraints, this reduction will be timely as we steadily work toward implementing planned investment in transmission facilities and renewable energy infrastructure in the coming years. Ayon sa World Bank, sa unang tatlong buwan ng 2024, lumakas sa ekonomiya ng bansa dahil na rin sa bubuting global conditions at malakas sa domestic demand. Pero hamon pa rin ang mabilis sa inflation na naka-apekto sa public consumption at investment. Inaasahang lalago pa ng 5.9% ang ekonomiya ng bansa hanggang sa 2026. Pero pwede pa rin niyang madiskari dahil sa volatile o pabago-bagong presyo ng bilihin at mga kalamidad. Kaya importante raw sa ekonomiya at paghahanda sa mga sakuna. Target ng gobyerno na mapabilang ang Pilipinas sa upper middle income economies sa susunod na taon. Pero tingin ng World Bank, baka pagkatapos na yan ng 2025. We do expect that the Philippines at its current growth rates is expected to cross the threshold in the next few years. It could be in the next say 2 to 3 years. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.